Biwanggang Adventure and Mystery Series. Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 21, Sorpresa. Abalang-abala si Rafa sa pagtitimplan ng mainit na tsokolate sa tanggapan ni Uncle Jim. Nakapaligid na nag-aabang sa inumin sina Gino at Boging. Si Kiko naman ay hinahaplos ang hawak na isang malaking balahibo ni Pag-asa habang nakamasid kay Rafa. Naisip ng Binatilyo na hingin ang balahibo para maging souvenir ng Biwanggang sa kasong ito. Patuloy sa pagkakwento si Joe sa kinakapatid na may kasama pang aksyon. Parang pakpak ng agila na pumapagaspas ang manggas ng malaking t-shirt na pinahiram sa dalagita. "Mukhang masarap yan ah," sabi ng isa sa dalawang bagong dating na lalaki. "Daddy, Uncle Jim," masayang bati ni Joe. "Kumusta na ang paa ni Tito Rico?" Nag-aalalang tanong agad ni Rafa sa mga lalaking galing sa hospital. "Nabali ang ilang buto, kaya kailangang ilagay sa plaster cast ang paa niya. Pero babalik din daw sa normal," nakangiting sabi ni Uncle Jim. At ang kapatid ni Rico na si Katrina, dagdag ni Mang Mike, ay nasa custody na ni Cabo Leon, Rafa. Kaya ligtas na ito kung may tao nga sa Maynila sina Aldo. "Eh sina Aldo, Daddy?" tanong ni Gino. "Sila ang medyo matatagalan sa ospital. Bukod sa mga sugat sa braso, natanggal ang mga ngipin nila nang sumalpok ang mukha nila sa windshield ng pick-up," ani ni Mang Mike. "Ibig sabihin," nakangising sabi ni Joe, "mag-iiba na ng pangalan si Ungol. Ang dapat na itawag sa kanya ngayon ay si Bungol, ang lalaking bungal. Piliang nagagikgikan pa ang dalawang dalagita." "Pero Mang Mike, paano nyo kami nasundan sa kota ni Naaldo?" nagtatakang tanong ni Kiko matapos na umigop sa hawak na tasa. Bumaling si Mang Mike kay Uncle Jim. "Yan ang hirap sa mga batang to, Jim," nakangiting tukso nito. "Palaging nakakalimutan na sa akin lang sila natuto." Masayang nagtawanan sila bago sinagot ni Mang Mike ang tanong ni Kiko. "Nung ikwento ni Boging na sinundan niyo si Gino si Ipe, pumuslit na ako palabas ng camp. Tama kayo mga bata. Si Ipi lang ang lead natin sa kaso. Kaya nagpa siya akong hanapin ang minibus na sinakyan nyo ni Gino, Iko. Tinuntun ko ang terminal ng minibus at nakausap ko ang konduktor nito. At naalala nito ang binabaan ninyo dahil nagsisigaw daw kayo at nagkukumahog pang bumaba. Nang i-release sa akin ang tawag ni Rafa tungkol sa agila ni Marlon at ang plate number ng pickup ni Naaldo, simpleng detective work na lang ang kailangan para matuntun ang general area ng hideout nila." Nakangiting patuloy nito. "Doon na kami nagkita-kita. Pero ang problema," singit ni Uncle Jim, "ay kung saan mismo ang lokasyon ng kuta. Una nga'y magubat ang lugar at gabi pa. Saka wala ring bahayan na pwede naming pagtanungan. Kaya para kaming bulag na nagbabaka sakaling makita ang kuta." "Paano nyo po kami natuntun?" ani ni Joe. Nang makarinig kami ng sunod-sunod na potok ng baril, nagtakbuhan agad kami sa direksyon ng mga iyon. "Si Ipi pala ang dapat nating pasalamatan.
Nakangiting sabi ni Gino sa mga kasama. Kung hindi niya pinagbabaril ang mga bubuyog, edi hindi tayo nakita ni na Daddy. Ang mga agila, Uncle Jim, kamusta ho ang lagay ni na Pag-asa? Tanong ni Kiko. Malapad ang ngiti ng manager ng Eagle Camp. Salamat sa Diyos, Kiko, dahil parang walang nangyari sa mga agila. At malaki rin ang pasasalamat namin sa inyo dahil nalutas ng maaga ang kaso. Kung nagtagal pa ang mga agila sa kamay ni na Aldo, ay tiyak na maloba ang mangyayari sa mga iyon. Halos magliwanag sa tuwa ang mukha ng apat na kabataang bumubuo sa biwanggang nang marinig ang papuri ng lalaki. At saka nga pala, Kiko, niraid na rin ng pulis ang bahay ng pinagpasahan ni Ipe ng kamera ng tatay mo. Na-recover na ang kamera at makukuha mo na mamaya. At may sorpresa pa ang camp sa inyo mga bata. Patuloy ni Uncle Jim. Pagkasunduan naming magbigay ng pabuya sa pagkakalutas ninyo sa kaso. Sasagutin naming lahat ang gastos niyo, pati na ang pamasahe ninyo. Yes! Sabay-sabay nasambit ng apat. Napatalon pa si Kiko sa tuwa. Halos maubos kasi ang savings nito para lamang ipamasahe sa barko. At hindi lang yan, dagdag pa ni Uncle Jim. Mamayang gabi ay may salo-salo tayo bilang celebration sa ligtas na pagbabalik ng mga agila. Si Boging naman ang napatalon sa tuwa nang marinig na may kainan. Davao specialties po ba ang kakainin natin? Tumatakam-takam pa ang tanong nito. Of course, Boging. Panga ng Bariles ang ihahanda ko para sa iyo, sagot ni Uncle Jim. Pero sa laking gulat ng lalaki ay biglang nawala ang ngiti ni Boging. Parang nadismaya pa ito sa narinig. Boging, masarap ang panga ng isdang Bariles at mahal sa Maynila yon, sabi ni Mang Mike na nagtataka rin sa reaksyon ng Binatilyo. Hindi naman ho sa nagre-reklamo ako. Nahihiya at kakamot-kamot ng ulong panimula ni Boging. Pero bakit pa nga lang ho ng Bariles ang kakainin natin? Nasaan na yung katawan ng isda? Sayang din yun ah. Muling napuno ng magkakahalong tawanan at kantsawan ang Eagle Camp sa Malagos, Davao City.